Nice to see you mga kapamilya! This is Scenezone! Sa show na to, bibigyan namin kayo ng exclusive all-access pass para mapanood ang mga never-before-seen programs ng ABS-CBN. Ito yung mga programa o konsepto o kwento na nagawa na at munti ka nyo na makita pero hindi na tuloy ipalabas sa mainstream television. In short, kumbaga ito yung relationship na what could have been or the one that got away. At bukod dito, you will also get to see exclusive interviews ng mga creators at producers at mga celebrities na naging part ng program na to. Kaya kung handa na kayong mapalitan ng status ng mga never-before-seen programs na ito at masagot ang mga biggest what-ifs sa mundo ng telebisyon, tutok na para sila ay masinzo! Alam niyo ba, bago pa ako maging mommy, talagang tuwang-tuwa na ako sa mga bata. Kaya lalo na ngayon, nanay na ako, mas lalo kong na-appreciate yung kakaibang saya na nabibigay ng mga bata sa atin. Paano ba naman kasi, sinong hindi madedeny na talagang sobrang cute at bibo ng mga bata sa likod man o sa harap ng camera? At minsan, kahit sobrang kulit na sila, eh, good vibes pa rin, di ba? Kaya naman, ikakwento ko sa inyo na back in 2016, isang show tungkol sa mga bibong bata ang nabuo. And for the first time, mapapanood nyo na ang never-before-seen show na Kid Vibes. At kasama ko ngayon ang creative head ng reality unit na si Marcos Vinuya to tell us more about the show. Hi, Marcos! Hi, Bianca. Okay, Kid Vibes. Anong klaseng show ito? Okay, Kid Vibes is basically a reality game show kung saan we have a celebrity adult guest na ang task lang niya is to basically teach a group of cute pero bibo at saka malilikot na mga bata to perform a certain task. And kapag naging successful siya doon, then he gets money that he can give to a certain charity. Basically, that's the premise of the show. Bakit sa lahat ng show na maisip nyo, ito yun? Okay, well, ang ABS-CBN naman laging may directive to come up with shows featuring kids. Kasi diba sa atin, the series natin, sa mga talent reality shows natin, like The Voice Kids, sila kapag bata yung bida, mas tinatangkilik. So yun, there was a directive from our TV prod head, si Direk Lauren, to come up with a reality show based on kids. And yun nga, you know naman sa when we have Big Brother, kapag may mga tasks involving kids, diba ang sarap panoorin ng mga housemate kung paano sumasakit yung ulo nila on how to deal with those kids. So parang that was the inspiration kung bakit ito yung ginawa namin ko. Siguradong mapupuno nga ng good vibes, ng kulit vibes ang araw nyo starting now. Kaya tutok na para ma-scenezone ang Kid Vibes. Magandang umaga mga kapamilya! Ito ang programang punong-puno ng kakyutan, kakulitan at kasiyahan. Ang Kid Vibes! At ngayon makikilala na natin ang mga bata na Kapamilya Kids! Araw-araw, makakasama natin ang mga cute na kids. My name is Angelica Ulip. Hi, my name is Marquesha Ann Sigayama. My name is Denzel Daniel Silabing Isa. Hi, my name is Eliza Julian Leon. Sash Kirby and Carrera. Hi, my name is Miguel Gabriel G. Jokno. Hi, my name is Persia Susana. My name is Shanting Dejigano Ringo Katawo. Ako po si Bibi Ono. My name is Aimee Nishida. Kamusta kayo? Okay! Masaya ba kayo? Okay, meron kayong bisita na makakasama na tutulong sa inyong ilabas ang inyong mga kakulitan at pagiging bibo sa pamamagitan ng mga challenges, hindi ba? O, gusto niyo na ba siyang makilala? Oo! Tawagin na natin ang ating kapamilya bisita! Pasok na! Nakikilala niyo na ba kung sino siya? Nakamaskara siya na puti na face. Kasi nakakatakot yung white. Yung
yung maska po niya parang zombie. Gusto niyo ba malaman kung sino siya? Ako! Ganito lang gagawin niyo, ha? Para makilala niyo siya, kailangan niyo tanggalin yung suot-suot niya sa taas. 1, 2, 3, go! Tanggal lang. Okay, pati yung pantalon. Ayan. Yay! Drama, pati sa comedy, magaling din yan. Yay! Hi, JC! Hi! Pag naka-white siya, mapangit siya. Pag hindi, mag-okay siya. Hi! JC, tanungin ko lang, ha? Tingin ko parang close na close sa'yo yung mga bata agad. Ikaw ba, meron ka ba experience sa pag-aalaga ng mga bata? Meron akong dalawang nephew, parehong lalaki. Tapos, yeah, mga ganyan, malilipat din. So, sanay ka sa mga ganitong bata. O sige. Yes! Wala pa akong kids. Ang meron lang akong experience pagdating dun lang dun sa mga pamangkin ko. Never pa akong naka-experience na iniwan ako sa maraming bata. Iyon yung kinakabahan talaga ako. In-expect ko, iigsi talaga yung pasensya ko. Matitest talaga yung character ko as a person. Siyempre, meron kaming ibibigay sa iyo na challenge. Madali lang to. Ang gagawin mo lang, tuturuan mo silang kumanta ng Bahay Kubo. Kinabahan talaga ako. Kasi ako mismo, hindi ko siya memorize. Pedro, ako muna turuan mo. Paano ko to ituturo sa mga bata kung ako mismo hindi ko alam yung kompletong kanta? Naku, JC, di mo naman pala alam ang Bahay Kubo. Eh, ang mga cute na kids natin, ano ba ang alam tungkol sa Bahay Kubo? Ang Bahay Kubo ay yung mukhang farmer, tapos maliit siya ng farmer. Huh? Hindi ko kabisado yun eh. Siguro po kawayan. Bahay Kubo. Precious, hindi naman Bahay Kubo yan eh. Bahay Ubo. May pintuan, tsaka banyo. Tsaka may TV. Tsaka kama. Parang sarang bahay. Pag nagbagyo, bumabagyo man na. Sean, bakit naman hindi matibay ang Bahay Kubo mo? Oh, tuturuan kayo ni Kuya JC kung paano kumanta ng Bahay Kubo. Bahay Kubo! Hindi ka na may multi. At, JC, pag nakanta nila yan ng walang mali sa lirik, ikaw ay mananalo ng 50,000 pesos at ibibigay mo to sa iyong chosen charity. Kayang-kaya mo to, nararamdaman ko. Kumakanta na sila. Na-excite ako. Ginanahan ako kasi sabi ko, kapag nagawa ko tong task na to, syempre, fulfilled ka. So ngayon, huwag kang mag-alala kasi syempre, alam ko minsan mahirap talaga mag-alaga ng mga bata. Pero, bibigyan ka namin ng tatlong tulong lines kung saan itong tatlo na to ay syempre, tutulong sa'yo sa pagturo sa mga bata. Kakampi, isang mahal sa buhay na makakasama mong magturo sa mga kapamilya kids for a limited time only. 2, kasangkapan. Isang object na magagamit mo dito sa playroom. Again, for a limited time only. 3, kaalaman. Isang piece of information na pwede mong i-research sa isang special computer. At kung kailangan mo ng tulong, ang gagawin mo lang ay just hit that button. Ito ang iyong pang-pukpok. Pang-pukpok? Yes. Maliban sa chikiting challenge ni JC, magkakaroon din siya ng mga kiddie activities na ipapagawa sa mga bata para mas makilala sila at matutulungan din na tandaan ang kantang Bahay Kubo. Ibibigay ko na ang unang kiddie activity ni JC. Ang una niyong gagawin ay magko-color kayo ng Bahay Kubo! Asan ang Bahay Kubo? Asan ang Bahay Tignan Kubo? Nga natin dito sa blue na tela na to. 1, 2, 3, go! Wow! Yan! O ito, tignan nyo. Ito ay kukulayan ninyo at syempre, ang gagamitin nyo pang kulay dyan ay nandito naman. 1, 2, 3, go!
So yan, kayo ay magtutulungan para makulayan ang bahay kubo. Oh, JC, good luck. Natatawa ka ha, kayang-kaya mo to. Alright. See you later! Nung iniwan na ako ni Jolina, sabi ko, oh, magaan pa to. Kasi ang kids naman kasi mahilig sa colors naman talaga. Pwede ba akong makikolor? Pwede. Parang sa akin, uy, madali to. Madali talaga, JC. We'll see. At habang nagsisimula na si JC sa kanyang unang task, di niya alam na pinapanood ko ang kanilang mga kilos kasama ang mga mommies ng kids. O, bago tayo mag-color, alam niyo ba yun? Sa unang task pa lang, parang binigyan mo sila ng isang activity na kailangan cooperative sila, na silang lahat yung kikilos. Yung color? Ako blue and green! Blue and white. Ako poppy! Mali-mali nga po yung kinulayan namin eh. I'm white! Yellow! Ako po white! Nag-umpisa niya na yung bike. Okay, let's color na. Sean! Sean! At unti-unting na-discover ni JC na di talaga madaling mag-alaga ng maraming bata. Hey, kids! Eh, akala ko ba ko-color tayo? O, color tayo, sige na. Tapos, finish natin to like this, oh. Yan. Yung iba, hindi na nag-color. Ibang bata, lumalayo, walang pakialam. Merong iba, color lang. Merong iba naman na, ayoko mag-color, play lang ako. Kami. Tapos, di ako nagkulay. Gusto ko mag-play. At di pa tapos ang problema ni JC nang mukhang inantok itong si Kirby. Ano nangyari kay Kirby? Ayan ako, Kirby. Tignan mo, ang aga mo na naman nakatulog. Dahil sa kakadial mo yan eh. Halika, Alkari. Come on. Yep. To the rescue si Kuya JC kay Kirby. Pero ang ibang kids, di pa rin niya mapasunod. Nay, dito yung harap! Why? Kids! Sip, pwede ba kayo dito? Maglalaro tayo game. JC, bakit ka ba kasi kayo magsalita? Si JC ka ba? O si Baby Boy? Baby Boy? Baby Boy. Sa... Ay, bago kayo! Ba't ka lumabas sa... Kasi para ano, para pakita ko na baby din ako, katulad mo. Saan mo natutunan yung bahay kubo? Sino nagturo sa'yo? Sa TV ko! Matapos makapagpahinga ng saglit ni JC, humingi na siya ng tulong kay Migs. Pwede ba tayo maging, teammates? Pwede mo ba silang call para lahat sila dito lang sa atin? Para ikaw yung leader? Tawag ka ni Kuya, halika dito para magpiplay tayo ng game. Natuwa ako kasi merong isa pang bata na willing naman siyang maging leader. Gusto niyang pasunurin yung other kids. Dito ka na! Ako po nagsasaway po ng mga makulit doon. Yung mga makulit po, sinasaway ko po sila, pinapagalitan ko po sila. Uy, doon nga lang daw kayo! Come here! Pero kahit na may tulong kay Migs, di pa rin tumigil ang makukulit na kids. Ha? Guys, kulong mo yung dito! Ikulong mo yung mga dito! Please! Ikulong... Sabi ko, paano? Paano to? Chaos talaga. Baby Boy talk mo sa mga kids, ha? Well, anong discarte pa kaya ang pwede niyang gawin? Abangan niya next episode. At kung paano i-handle ni JC si Isha at ang ibang makulit na kids
At syempre kung gaano kabilis kaya niya magagawa itong task na maturuan sila ng bahay kubo. Magawa kaya niya? Ako si Biak Gonzalez and I'll see you all here next time sa Scene Zone.